Ang Panginoon, ngayon po ay dakilang kapistahan ng banal na pamilya. Kapag hindi bumatang na Linggo ang bagong taon, ang Pasko, automatic yung bagong taon din, ay the Sunday after na Pasko ay ang pagdiriwang ng banal na pamilya. So kayo po, ano ay Linggo pagkatapos ng Pasko, kaya ipinagdiriwang natin ang Linggo ng pamilya. Meron ba rin doon isang pamilya? Wala. No? So bahagi yun. Isama natin sa panalangin ang sarili-sarili natin mga pamilya. At sa ngayon sa Ebanghelyo, makita natin natin na napakahalaga yung pagkilos ni Maria at ni Jose. Bakit? Ito'y dinala nila sa Templo ng Jerusalem. 8 days. Para po sa mga Hudyo ay bago masira yung Templo ng Jerusalem, ay ito yung kanilang ginagawa ngayon. Hindi ko alam kasi wala ngayong Templo ng Jerusalem. Kung mayroon silang substitute, hindi ko masyado na research. Pero ito ay ikawalong araw ay niyahandog ang mga bata, no? Lalo-lalo na tinatawag po natin mga panganay. Mga panganay. So, bakit ito 8 days? Kasi babalikan natin yung salot. Kung mababalikan natin yung salot na ibinigay ng Diyos sa Egypt, no? Ay yung pinakawalo at pinakahuli, no? Ay alin? Yung ang hindi mapahiran ng dugo yung kanilang pintuan ng bahay ay mamamatay ang lahat ng panganay doon, no? Tao man o hayop. So, basta panganay. So, makita ko natin yun. Kaya kung natusin yun, din yung pinakahuling salot na dumating sa mga Egypt, kasi pagkatapos nun, pinayagan na niya ng parao na ang mga Israelita ay makawalan upang sila ay malayang makasamba sa kanilang Diyos. So yun po yung basihan kung bakit ikawalong araw nila inihandog sa templo ang panganay na anak. At bahagi rin o ng maging paminili natin sa daigdig na ito, ano, na sana po, ano, well, hindi lang po panganay, ano, kunit ang sino magsisilang ay kinakailangan natin ialay sa Diyos. Well, meron nun tayo ngayon, no? Siguro yung ating pamamaraning binyag. No? Pero anong ibig sabihin ay pinababalan natin ang ating pamilya. We concentrate our family to God. Nais natin na tayo ay pagpalain ng Diyos bilang isang pamilya. Sabi nga kung mayroon isang may pamilya sana ngayon, bibitisinan ko. Wala naman. So, napakahalaga. Para ano? Para maging bahagi yun na hinga natin ng tulong ng Diyos para harapin ang hamon ng bawat pamilya.
may kanya-kanyang hamon yung bawat pamilya na hinaharap, no? Nawa, no? Ay magkaroon tayo ng lakas na harapin ang mga bagay na may kanya-kanya. No? Yung kung ating ikalawang pagbasa, at maging ganun pa rin mo naman sa unang pagbasa, may mga ilang mga tungkulin na inihatang para sa nanay, para sa tatay, no? Para sa mga anak. No? So lahat may ampag. Kaya kinakailangan natin hilingin. Sabi nga ulit-ulit yung mga asawang babae, maging masaturin sa inyong asawang lalaki. No? Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. No? Bago silang paglulupitan. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Igalang ninyo ang inyong mga ama. At parangalan ninyo ang inyong mga ina. So, anong sabi nga ko sa mga pagbasa natin? Sa una at ikalawang pagbasa sa aklat ni Propeta Sirach, at bahagi rin po ano, na nakita natin sa ipinamanin ko sa amin ngayon sa araw na ito mula ho sa sulat ni San Pablo sa mga taga Colossus ay ilan lamang sa mga pamantayan ng pagkilos natin bilang pagtugon sa panawagan ng buong may kapagan. Pero kinakailangan din, we have to concentrate our family to God. So napakalaga ho, no? Nitong nakalipas na Pasko, marami akong nakita na nagsimba bilang isang pamilya. No? So, at sana, no? Ay mayroong pagkakataon alin, no? Asabihin ng mga nanay o tatay, no? Na manalangin para pabanalin tayo ng Diyos, no? Tayo patatagin ng Diyos sa gitna ng maraming hamon na hinaharap natin sa pagtahak sa daigdig na ito. At yung hamon ng bawat pamilya ay may grado rin ho. Iba yung hamon sa isang pamilya na maliliit lang yung anak. Iba rin yung hamon kapag nagkakalis na yung mga anak. Iba rin yung hamon ng alin, may mga asawa na yung mga anak. So, kaya kinakailangan ni alin, patatagin natin ano, yung pamilya. Mula pa man din doon sa bagay niya. Kaya maganda rin yun na may ipakita na lang, magdarasal tayo bilang isang pamilya. Hindi namin ang pagpapala ni Yahweh. Hindi namin ang pagpapala ng Diyos. Isang napakahalagang bahagi yun na maibahagi ninyo sa inyong pamilya. Hindi lang ho ngayon panahon na ito. Ngunit sa bawat pagkilos natin sa daigdig, lalong-lalo na tayo katahan ngayon sa alin, panibago, bagong taon. 2024. Sige po, ano? We have to consecrate our family to God. I-consagra namin ang ating pamilya sa harapan ng ating Diyos. Iba ho yun. Iba ho yun. Make your own prayer. Mga magulang, kahit na kayong mga bata, kung nandiyan na yun yung mga magulang, kumisan kasi ngayong panahon na ito, napakahirap na magsama-sama yung isang pamilya.
Mahirap din kumisa natin magsama-sama magdasal. Mahirap din kumisa magsama-sama na magsimba bilang isang pamilya. Pero if we can do that, lalong-lalo na ngayon, sa pagpasok ng bagong taon na ito, 2024, ay katulad ni Sinyon at ni Ana ay kanyang pinaspasang kanan na pamilya. At hindi lang yun, inayaan ng Diyos na naging tao, napaspasan sila ng ibang tao. So, Diyos na naging tao, pero pinakita na alin, pinaspasan sila ni Samuel at ni Ana. Kaya, huwag din tayong mahiyak na humingi ng tulong sa iba na tayo ay ipagdasal bilang isang